Flashback. Okay, so yeah, maghilamos muna tayo. So, I'll be back. So, ayan na nga, nakapaghilamos na tayo at basa. Okay lang yan. So, basahin na natin kung ano yung sunod. Next is using a cotton ball or blah. Yan, 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 yan. What? Isa ng aking cotton ball. Hanap tayo dito ng ating mga cotton. 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 Asan ka na? So, ito na po. Hindi po ito ice cream. Lalagyan na lang po ito ng ice cream. Mahilig po kasi akong mangolekta ng ganito. Since, lagi akong bumibili ng ice cream at ganito po laging binibili ko. Tapos yung mga ano, yung mga lalagyanan, hindi ko pa siya tinatapon, kinikip ko po siya para lagyan po ng mga abubot. And sa ngayon, ang laman po ng lalagyanan ng ice cream na ito ay cotton. Dito ko po nilalagay yung mga cottons ko. Para po hindi po siya makalat at hindi po siya makalat. Kasi kapag nasa plastic lang po siya, makalat talaga siya at nagkakadumi po. Ito na nga, kumuha po tayo ng dalawang bola. Hindi pa po siya nabubuksan, nakasealed pa po siya. So, tignan po natin magiging diferensya ng aking mukha or kung may pagbabago ba within 5 days. Kasi sabi nila, maximum 3 to 4 days lang daw makikita mo yung resulta. Pero yung sinabi sa akin, yung number 3, but since ngayon nabili natin yung rejuvenating set number 1, so I don't know kung magkakaroon ng malaking pagbabago sa mukha ko or what. Pero sige na, panindigan na natin ito. Kunti lang ilagay natin kasi sabi nila matapang daw. Pero since number 1, hindi naman siguro masyadong matapang. Okay na to. Ako kasi madalas ako nagto-toner, pero yung ginagamit kong toner, pants. Kaya I don't know kung ano yung mangyayari. Since this is the first time na gumamit ako ng ibang product sa mukha ko. So since nagdalaga ako at natuto akong gumamit ng mga gamit sa mukha, pants lang po talagang ginagamit ko, hindi pa ako gumagamit ng iba. Kasi nung trinay kong gumamit ng ibang product, nagkaroon po ako ng maraming pimples at hindi po maganda yung naging outcome sa akin. Kaya since then, hindi na pa ako nag-try ng ibang product. So this is the first time na nag-try ako ng ibang product, ng ibang beauty product, for the sake of this review. So ganyan lang yung ginagawa ko. Ganyan lang po talaga ako mag-toner. Hindi pa ako yung katulad ng iba na koskos kay koskos. Hindi ko po binubugbog ang sarili ko sa... Hindi ko po binubugbog yung mukha ko sa kakakoskos ng kung ano-ano man dyan. At usually, yung nilalagay ko, yeah, toner na pants at cream na pants lang din. So, yun lang talaga. So, as what I've said, this is the first time na mag-try ako ng iba. At mukha na naman tayong bangkay dahil na wala na naman ang ating lip tint. Ang dumi niya, be? So, I think okay na. Okay na ito. Ang dumi niya. Madumi siya. Binaliktad ko siya kanina kasi madumi pala yung diig ko. Damn! Sorry, no? Well, lahat naman tayo may taglay na libag. At aminin ko, naligo ako kanina ng minadali kasi sabi ko nga kanina, ang dami kong ganap ngayon sa buhay. Ginagawa mo! Hindi siya masyadong dumidikit. So ayan, kahit papa na may kulay ulit yung lips natin at hindi na tayo mukhang bangkay. Okay na yan for today. So next, apply an ample amount of the rejuvenating smoothening sunblock number 1 all over the face and neck at least
20 minutes before the exposure of the sun. Pero hindi naman ako lalabas ngayon, so I think hindi ko na lang muna ito gagawin. Hindi ko na lang muna ilagay itong sunblock na to. Kasi hindi pa naman ako lalabas. Siguro mamaya na lang kapag lalabas ako. So yun na nga. So hindi ako lalabas, so I think there's no need. Baka mamaya lalabas ako mga alas 5. And yung time ngayon is... yan, 1:33 ang time ngayon, so may ilang oras pa. So, I think hindi ko pa kailangan maglagay ng sunblock. Pero meron ditong nakalagay na note. For extra dry, micro-peeling skin, apply age-defying collagen cream number 1 before applying the smoothening sunblock number 1. So, pwede mo palang ilagay yung ano yung age-defying before the sunblock. So, since nga hindi pa naman ako lalabas, so age-defying na lang ilalagay ko. So, hanapin natin dito si age-defying. So, ito. Ito si age-defying. So, ito pa ilalagay natin. Sabi, ample amount lang daw. So, maglagay tayo ng konti. Uy, hindi pwede. Ah, sige. Ito na lang kasi since meron naman dito sa taas. Tinanggalan na natin yung packaging sa gilid. Sabi, konti lang daw. So, yung pagbukas ko, ganito po yung ano, itsura. So, sealed na sealed siya. Kala ko sealed. Kala ko nakadikit. Hindi pala. Sorry na, fake news. So, ayan. Lagyan natin ang ating mukha. Ganito pa ako maglagay ng cream sa mukha. Yung sa dito sa cup ko, inano kasi sayang. Magtitipid tayo dahil. Hindi naman po siya malamig, hindi po siya ano. Kahit yung toner kanina, wala pa akong naramdamang kakaiba. Wala po siyang kahit na anong pakiramdam o makirot or whatever. Yung ano lang kanina yung sabon, parang ano, yung sabon kanina medyo may kaunting kagat. Ewan ko kung tawin din. Yung katulad lang din ng ibang ano, katulad ng ibang mga papaya soap or mga kojic soap na kapag nilagay mo sa mukha, medyo may kaunting parang sumisiksik sa mukha mo na kung ano. I don't know ha kung ganyan din. Pero ako kasi kapag gumamit ako ng ano, dati naalala ko gumamit ako ng kojic soap. Para siyang nanghihigpit ang mukha ko na para siyang binabanat. At, so yan din po yung naramdaman ko habang naghihilamos ako kanina. So yung iba, sabi nila binababad daw nila. Pero ako hindi ko ibababad at hindi ko rin talaga binabad kanina. Naghilamos lang ako. Hindi ko siya binabad. So yan, nilagyan natin yung liig natin. Kasi kung halimbawa puputi man tayo ng very very light, at least yung mukha at liig natin pantay. Hindi yung mukha lang natin yung ano, yung puti at saka yung liig. Hindi. Diba? Mukha tayong Dalmatian yan. So guys, so ayan ha. Kapag naglagay po kayo ng whitening anything product sa mukha, pati liig niyo, isalin niyo rin ha. Huwag lang yung mukha. Kasi puputi nga yung mukha niyo, tapos yung liig niyo maitim. Tawag po dyan sa ito, Dalmatian. Okay? Hindi po kayo aso. Tao po kayo. So I think enough na. Nalagyan na natin ng maayos ang ating mukha. Takpan na po. Nalagyan na po natin at ngayon lang, kanina nung paglagay ko wala akong naramdaman, pero ngayon para siyang medyo konti lang naman. Konti. No. But anyway, so ayan, may naramdaman akong konting lamig lang naman. And medyo fresh siya sa mukha. Tapos ang sunod dito, so wala na. May instruction naman siya dito sa evening. Sa evening naman, cleanse face with rejuvenating soap again. Tapos rinse well and pat dry soap with soft
loose, tapos using cotton ball, again, ganun pa rin, magtutoner ka pa rin. And then, the next and last sa gabi ay maglalagay ka ng age-defying cream collagen in the same areas, massaging it gently, and upward and stroke, blah, blah, blah. And then, leave overnight. Collagen age-defying. Ah, sorry. Yung evening pala is cleanse face with soap again. Tapos, yan, magtutoner ka na naman. And then next, maglalagay ka ng rejuvenating cream number... rejuvenating cream number 1. So, doon na sisingit si rejuvenating cream number 1. So, ito po. Sa gabi po ito nilalagay. And then, after ka maglagay ng rejuvenating cream, ay ilalagay mo ulit yung collagen, yung nilagay natin ngayon, yung collagen cream. So, yan lang po. And tomorrow, pagising ko, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga changes. So, stay tuned lang po. Sundan nyo na lang po ang 5-day review na ito para makita nyo rin at makita natin sabay-sabay kung ano mangyayari sa mukha ko sana. Pero, after 3 days, pag may napansin akong hindi maganda, like, magkakaroon ako ng skin irritation, hindi ko pa ito tutuloy. Kasi delikado na po kung ano kasi. Then, the another reason bakit hindi pa ako nagtatry ng iba. Kasi, kapag once na nakita ko na okay na yung mukha ko sa product na yan, hindi na po nagtatry ng iba. Kasi, na-trauma na po ako dati. Nag-try po ako ng ibang product at nagkaroon po ako ng skin irritation. So, yun. Buti na lang, naging okay siya. So, since then, hindi na pa ako gumamit ng ibang app. So, this is the second time. Ano? This is the first time after... This is the second time pala na gumamit ako ng ibang product after ko nagkaroon ng skin irritation. So, the first product is the... Anong gumamit ako ng ibang product, nagkaroon ako ng skin irritation at trinay ko yung pants at okay siya. And then, after that, hindi na ako gumamit ng iba. Ano, sumubok pa pala ako and hindi siya naging okay sa akin. So, hindi na ako nagtry. And this is the, ano talaga na, sinubukan ko ulit. So, ilang years mo na ako ulit bago sumubok ng ibang product. So, tinigil ko yung pants. Tinigil ko muna yung pag-apply ng pants. So, 1 week na pa akong tumigil. No, 2 weeks na pa akong tumigil sa pants. Okay? 2 weeks na pa akong tumigil sa pants. And, ito na ulit ang ginamit kong product. Kasi nga, gusto kong subukan yung product ng walang halong kahit na ano sa mukha. So far, yun po ang, ano, okay naman. Medyo nagda-dry naman siya agad sa mukha. Medyo dito lang sa legs, siguro dahil sa pawis. Medyo malagkit siya. Dahil sa pawis. Pero sa mukha, okay naman siya. So yan, sasabihin ko na lang po sa inyo or babalitaan ko po kayo bukas kung ano yung mangyayari overnight sa review natin ito. So, stay tuned. Again, this is the day 1 of our Skin Magical Review Vlog. Okay? So, guys, if you like this video, please hit the like button. And if you are new to this channel, please click the subscribe button and the notification bell for updated ka sa mga new videos. And see ya tomorrow. Bye!